Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating pong Gospel Hour at pati po sa mga nasa live stream. Welcome po kayo. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na amin pong Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa iyong patuloy na pag-iingat, sa iyong pong biyaya na nag-uumapaw po sa amin. Amin pong nilalapit Panginoon ang iyong pangunguna sa program po na ito. Gamitin mo po kami. Tago mo po kami sa iyong biyaya at inihiling din po namin, Panginoon, ang iyong proteksyon at sabatain mo, Ama, ang gawa ng kaaway. Minsan pa, pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen! At ngayon po, umawit po tayo sa Panginoon. Let us claim the victory that God had done. Let us sing Victory in Jesus. I heard the call of story. Salamat sa awit na yan. At para po sa naganda ng natatanging bilang, tawagin po natin si Sister Laika. I sing out the love song.
gabi po sa ating lahat, mga kapatid na nanonood po sa kanilang mga tahanan, maging po sa mga kaibigan po natin na marahil ay interesadong manood din po sa gabing ito. Hinihikayat ko po kayo na subaybayan po itong service nito upang sa ganun ay pati din po kayo ay pagpalain po ng Panginoon. At sa gabi ito po, ang paksa na ating pag-usapan ay patungkol po sa Isaiah chapter 8 verse 17. Nang kanyang sinasabi po rito, "And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him." Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos na aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na maaari po naming tunghayan ang iyong salita, pagbulay-bulayan, makapulot po ng mga aral upang magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Inihiling ko yung patuloy na pangunguna po sa amin. Kabayan niyo po kami. May thy Holy Spirit be upon me as thy mouthpiece this evening. At sana nga po pinin Diyos, maging pagpapala itong salita mo na may babahagi sa gabi nito. At sana buksan mo ang bawat pandinig ng iyong mga anak, mga puso, upang sa ganon ay whatever things na gusto mo pong ipaabot po sa amin sa gabi nito ay magiging pagpapala po sa bawat isa. Sana po ay patuloy kayong manguna po sa amin sa gabi nito at kayo ang patuloy din naman naming malulati. Sa pangalan ni Jesus, ito mong aming dalangin. Amen. Ang sabi po ni Isaiah po rito, "And I will wait upon the Lord that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him." Yan po ang sinasabi po ni Isaiah po rito. God is real no matter how you feel. It is easy to worship God when things are going great in your life, when He has provided food, family, health, and happy situations. But circumstances are not always pleasant or good. How do you worship God then? What do you do when God seems a million miles away? The deepest level of worship is praising God in spite of pain, thanking God during a trial, trusting Him when tempted, surrendering while suffering, and loving Him when He seems distant. Friendships are often tested by separation and silence. You are divided by physical distance. Itong nangyayari sa panahon po natin, nakakaroon po tayo ng physical distance, or unable to talk. In your relationship with God, you won't always feel close to Him. Philip Yancey has wisely noted, any relationship involves times of closeness and times of distance. And in a relationship with God, no matter how intimate, the pendulum will swing from one side to the other. That's when worship gets difficult. To mature your friendship, God will test it with periods of seeming separation, times when it feels as if He sees or He has abandoned or forgotten you. How do you praise God then when He seems distant in your life? Number one that I would like to share this evening, tell God exactly how you feel. Sabihin mo sa Panginoon kung ano po yung inyong nararamdaman. Ano pong ibig sabihin nun? Pour out your heart to God. Unload your emotions that you're feeling. Job did this when he said, "I can't be quiet. I am angry and bitter. I have to speak." And so what Job did, he cried out when God seemed distant in his life.
In Job chapter 3 verses 24 to 26, He said, "For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like the waters." And then 25, "For the things which I greatly feared is come upon me, and that I was afraid of is coming unto me." And verse 26, ang sabi ni Job, "I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet, yet trouble me." Yun po yung emotion na pinour-out po ni Job sa Panginoon. "Oh, for the days when I was in my prime," sabi ni Job, "when God's intimate friendship blessed my house." God can handle your doubt. God can handle your anger, your fear, your grief, your confusion and question. Marahil sa panahon nito ay maraming tao ngayon ang nagagalit. Hindi lang nagagalit sa Diyos, nagagalit sa pamahalaan. Nagagalit sa mga nagbibigay ng mga instructions sa kanila. But did you know that admitting your hopelessness to God can be a statement of faith? Trusting God but feeling despair at the same time, David wrote, "I believe, so I said, I am completely ruined." Yun po yung nararamdaman po ni David. Sa Psalms 22, verse 1 and verse 2, ang sabi po niya, my God, why hast thou forsaken me?" Yan po yung sinasabi po ni David. "Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring?" And then sa the first two, "Oh my God," sabi niya, "I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and I'm not silent." Yan po yung sinasabi po ni David po rito. This sounds like a contradiction. Ang sabi po ni David, "I trust God, but I'm wiped out." David's frankness actually reveals deep faith. Yung malalim na pananampalatay sa Diyos, yun po yung kanyang nasasambit. First, he believed in God. Second, he believed God would listen to his prayers. And then third, he believed God would let him say what he felt and still love him. Yan po yung nararamdaman po ni Haring David. Point number two, focus on who God is. His unchanging nature. Regardless of circumstances and how you feel, hang on to God's unchanging character. Remind yourself what you know to be eternally true about God. Ano ba yung mga katangian na meron ang ating Panginoon? That God is good. He loves me. Yan po yung kineclaim ni Haring David po rito, maging po si Job. He is with me. He knows what I'm going through. Alam po niya yung aking pinagdadaanan. And He has a good plan for my life. Raymond Edmond said, "Never doubt in the dark what God told you in the light." Napakaganda po yung sinasabi po ni Job po rito. Ang ating Panginoon ay mabuti, sabi niya. Ang ating Panginoon ay mahal ako. He is with me. He knows what I'm going through. Wala tayong maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan po sa ating mga buhay. Pagkatapos sabi niya, He cares and He has a good plan for my life. When Job's life fell apart and God was silent, Job still found things he could praise God for. Ano po yung mga bagay na nangyari po sa buhay ni Job? Alam po natin yan sa Job. Kung papansinin po natin, magsisimula po sa chapter 1 yan hanggang po sa chapter 4. Yung mga detalyo po nang nangyari po sa buhay po ni Job. Pero sabi niya, Job still found praise for God.
Ano ba yung mga pinipraise niya sa Panginoon? Ang sabi niya, that He is good and loving. Ang ating Panginoon ay mabuti at mapagmahal. That He is all-powerful. That He notices every detail of my life. That He is in control. That He has a plan for my life. And that He will save me. Yan po yung mga bagay na nakikita po ni Job sa ating Panginoon. Kaya ganun na lamang po yung kanyang pagtitiwala. This virus that affects our life, that affects our freedom, will soon come to pass. God is sovereign. Nakatulad po ng binabanggit po ni Job. God is powerful. God is control, is in control of everything. Yan po yung binabanggit po ni Job po rito. Kung sino ang ating Panginoon. His unchanging nature or His unchanging character. Number 3 point. Trust God to keep His promise. Magtiwala tayo na ang Panginoon ay kaya po niyang gawin po kung ano po yung kanyang mga ipinangako. During times of spiritual dryness, you must patiently rely on the promises of God, not your emotions, and realize that He is taking you to a deeper level of maturity. A friendship based on emotion is shallow indeed. Kung magbe-base lang po tayo sa ating emosyon, ay napakababaw na pananampalatay po niyan. So don't be controlled or don't be troubled by trouble. Circumstances can't change the character of God. But God's grace is still in full force. He is still for you, even when you don't feel it. In the absence of confirming circumstances, Job held on to God's word. He said in verse Job chapter 23 verse 12, ang sabi po niya, neither have I gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Yan po yung binabanggit po ni Job po rito. This trust in God's word caused Job to remain faithful even though nothing made sense. His faith was strong in the midst of pain. God may kill him, but still, ang sabi ni Job, I will trust Him. Yan po yung binabanggit po ni Job po rito. When you feel abandoned by God, yet continue to trust Him, in spite of your feelings, you worship Him in the deepest way. Maraming pangako ang Panginoon. Maalala ko po yung mga previous po na preachings po rito. Yung sinasabi po sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. At doon, maraming pangako ang Diyos sa atin. Meron yung tinatawag na certainty of the promise, the completeness of the promise, and the condition of the promise. Kaya, ano pa ba yung hahanapin natin sa ating Diyos? Tayo bilang mga tao ay, kung minsan kapag nangako pa tayo, napapako. Pero ang Diyos, pag nangako yan, handa po niyang tuparin yung kanyang mga pangako. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is slack concerning His promise. As some men, sabi niya, count is slackness, but is long suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mga pangako po ng Diyos yan. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig sa gabing ito? Ang sabi pa ng Diyos ay, kung ano po yung kanyang ipinangako, ay handa po niyang tuparin yan. Ang sabi po niya, not willing that any should perish,
but all should come to repentance. Kung ikaw ay wala pang tamang relasyon sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon na magresponde ka. Ang sabi po niya that all should come to repentance, anong ibig sabihin nun? Magsisi ka sa iyong kasalanan at tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. At yung sinasabi na when God seems distant, palagay ko, kaibigan, kung nakikinginig ka ngayon at magre-responde ka, ang Panginoon andyan lang sa tawi mo. Sa mga kapatiran na nakikinig sa gabi ito, sana i-claim po natin ang salita ng Diyos. Dahil tayo bilang mga tao ay natural lang na apektuhan po tayo sa mga pangyayari. Sino ba ang hindi nalulungkot? O sino ba ang hindi nagagalit na andyan ka sa bahay mo, nakakulong ka, hindi ka makakalabas? Dahil kung lumalabas ka na wala kang dahilan na lalabas ay huhulihin ka. Pero kaibigan, kapatid, ang salita ng Diyos ay totoo. At ang salita po ng Diyos ay tutuparin niya yan. When you feel abandoned, uulitin ko by God, yet continue to trust Him in spite of your feelings. Your worship, or you worship Him in the deepest way. Like Isaiah, Job, and David, may we rest on the unchanging nature of God and trust His words and the promises of His words that He is able to fulfill them. God is committed to His words, mga kapatid, mga kaibigan. Dito po sa Job chapter 5, verses 8 to 11. Ang sabi po ni Job dito, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Sa verse 9, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Pagkatapos si Job na nakaranas, mga kaibigan, mga kapatid, ng hirap sa buhay, ng suffering sa buhay, pagkatapos ito po yung kanyang binabanggit ngayon. Sa verse 9, anong po binabanggit po sa verse 9? Which doeth great things and marvelous. Great things and unsearchable, sabi po niya, marvelous things without number. Pagkatapos ang nangyari po sa buhay ni Job, mga kapatid, mga kaibigan, binless po siya ng Panginoon. Dahil ganun na lamang yung pagtitiwala po niya sa Diyos. Pagkatapos sa verse 10, ang sabi po niya, which doeth great things, which giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields. And sa verse 11, to set up on high those that below, that those which mourn may be exalted to safety. Di ba ganyan exactly ang nangyari po sa buhay ni Job? Pagkatapos na dinanas po niya yung mga hirap sa buhay, ay ito yung kanya nababanggit ngayon. Sabi niya, those that which mourn may be exalted to safety. Ganon na lamang yung pag-ibig ni Job sa Diyos. Kaya ganon yung kanyang praises na pinagkakalob po sa Diyos. So sa gabing ito, mga kapatid, sana itong virus na meron po sa atin, bagamat itong lugar po natin ngayon ay COVID-free, sana ito, hindi ito yung dahilan na tayo po ay malugmok o susuko na lang, kundi tayo po ay bumangon at patuloy na maglingkod sa Diyos. Marahil nababanggit mo na ang Diyos ngayon ay napakalayo sa akin. Marahil ganyan ang nararamdaman mo. Baka naman ikaw ang lumalayo sa Diyos. Ang gagawin mo, mga kapatid, ang gagawin mo, patuloy kang magsaliksik sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay napakayaman. At ito lang ang makapagbibigay ng seguridad po sa atin. Ito makapagbibigay ng comfort sa atin.
through our anger, dun po sa mga nararanasan nating kahirapan ngayon, lahat yung emotions natin, kalayaan natin, nawawala, at ang daming nawala po sa atin, pati yung mga bagay na dapat na malaya po tayo, hindi po natin nagagawa ngayon. Tulad ng ating pagsamba, hindi tayo pwedeng magsama-sama. Hindi ba napakahirap yan? At ako, honestly, ay namimiss ko na yung ating pagsasama-sama. Dahil gusto ko po yung kamayan, pero hindi pwede. Dahil baka yung aking kamay may COVID, eh maililipat sa inyo. Sisihin pa ninyo ako. So mga kaibigan, mga kapatid, may we rest on the Word of God. Yung pangako ng Diyos, ang sabi po niya, hindi siya nagbabago. Yan po yung nature ng Diyos. Nagbabago man yung mga circumstance, mga kapatid, pero ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang sabi po dito, God is still in full force. Anong ibig sabihin nun? Kaya po niyang kontrolin ang lahat. Lamang tayo bilang mananampalataya na dapat andun yung ating pananalig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Upang sa ganun, yung pananampalataya po natin, yan po yung magdadala po sa atin, yung kagaya po nung sinasabi po ni Job kanina, na sabi niya that those which mourn may be exalted to safety. To set up on high those that below. Diba? Napakagandang pangako ng Diyos yan na pinanghahawakan ni Job. Sana po, sa gabing ito, panghawakan din po natin yung pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Pero hindi pinangako ng Diyos na I will always be with thee. Pero ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At sana sa gabing ito ay nagbigay po ng kaliwanagan, nagbigay po ito ng strength po sa atin, sa spiritual na aspeto ng buhay natin, at sana po ay na-energize po tayo spiritually. At, salamat po sa salita po ng Diyos na naibahagi po sa gabi ito. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Pastor Nong, sa napakaganda pong mensahe, When God Seems Distant. Maawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin. We preach Christ. We are the church, the chosen bride of Christ. We have the imprint of His cross upon our His price was paid when the Lamb of God was made, the perfect and most holy sacrifice. We have one purpose, one mission, one reason to remain, to raise the cross of Jesus and mark me by His name. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We this truth, we will never be ashamed. Though many doctors rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, to speak and save the Lord, to speak the name of Jesus
and point them to the cross. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ, so we lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation to all who will believe. And risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We preach Christ. Manalangin. Dakilan Diyos na aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang muli maipahayag ang iyong salita. Salamat sa mga pangako ng iyong salita. Salamat sa iyo dahil hindi ka nagbabago. Bagamat nagbabago ang mga sirkumstansya ay hindi ka nagbabago. You are still in control of everything, O God. Nawa, Panginoon Diyos, kami bilang mga anak mo ay panghawakan po namin ang mga bagay-bagay nito, mga pangako mo na pwede po namin angkinin. Upang sa ganun, sa gitna po ng nangyayari po sa amin ngayon ay hindi po kami malugmok, kundi Panginoon Diyos, bumangon at magpatuloy na maglingkod po sa inyo. Dakilang Ama, napakayaman po ang iyong salita, Panginoon. Bagamat marahil ang sinasabi po ng iba ay napakalayo mo po sa amin. Marahil ganyan po yung kanilang nararamdaman. Pero naniniwala pa rin po kami sa pangako ng iyong salita, Panginoon Diyos, na you will never leave us nor forsake us. Dakilang Diyos, salamat po. Dahil muli, nagiging tibay po namin ang iyong salita. Napatuloy din naman na nagagamit po namin sa pang-araw-araw namin na buhay upang malabanan po, Panginoon Diyos, ang kasalukuyan na nangyayari po sa amin. In spite of this pandemic, Panginoon Diyos, na nangyayari po sa amin ngayon, ay alam ko, Panginoon Diyos, na andyan ka upang kami ay protektahan, i-shield mo kami. Naniniwala pa rin po kami, Panginoon Diyos, sa Psalms 91, nang sinasabi mo na God is our refuge. Ikaw ang aming refuge, Panginoon. Ikaw ang aming fortress. Ikaw ang aming strength, Panginoon. At sana, Panginoon Diyos, ay sa gabing ito, muli po kaming napalakas sa aming spiritual na buhay. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataon na ito. Binabalik ko po lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' precious name, amen. 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 Para po sa atin pong pagwawakas, awitin po natin yung atin pong closing song, ang chorus po ng The Family of God. So glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this sad. For I'm a part of the family of God. Diyan po tayo nagtatapos. Para po sa mga nasa live stream, like, comment, and share.